Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagbitiw si Vice President Sara Duterte bilang chairperson ng Partido Lakas, Christian Muslim Democrats o Lakas CMD. Ang anunsyo ay ginawa ni VP Sara Biyernes ng umaga, May 19, sa gitna ng tila sigalot na nangyayari sa Kamara kasunod ng usapin sa speakership. Ayon sa Vice Presidente, nagpapasalamat siya sa suporta ng partido at pagtitiwala sa kanya noong 2022 elections. Sa kanyang irrevocable resignation, tinukoy ni Duterte na hindi dapat maging sagabal sa kanyang trabaho ang anyay political toxicity at political power play. Kamakailan lang ay muling nahalal si VP Sara bilang chairperson ng naturang partido. Mariing itinanggi ni House Deputy Speaker at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo na nag-aambisyon siyang makuha ang liderato sa mababang kapulungan ng Kongreso. Reaksyon ito ni Arroyo sa lumulutang na ulat na may niluluto siyang kudeta laban kay House Speaker Martin Romualdez. Aminado ang dating Pangulo na bago magsimula ang 19th Congress ay hinangad niyang maupo sa pwesto kasunod ang pagkakahalal kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero kalaunan niya ay natanggap na niya na mas komportable si Marcos Jr. sa pinsan nitong si Speaker Romualdez. Noong Miyerkules, inalis si Arroyo bilang Senior Deputy Speaker at ibinaba bilang Deputy Speaker at pinalitan ni Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr. ng PDP Laban. Kasunod nito ang paghayag ng suporta ng mga miyembro ng Kamara sa liderato ni Romualdez at sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Magkakaloob ang Department of Agriculture o DA ng vouchers para sa mga magsasaka para makapili ng nais na gamiting biofertilizer. Inanunsyo ito ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian kaugnay ng Memorandum Order No. 32 na nag-aatas sa sektor ng magsasaka na gumamit ng biofertilizers sa pagtatanim. Tiniyak naman ni Sebastian na hindi matutulad sa fertilizer scam ang implementasyon ng memorandum. Halos 2 bilyong pisong pondo ang hinihingi ng Agriculture Department sa Kongreso para maipatupad ang biofertilizer sa susunod na taon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.